Bumisita ang NBA champion, NBA MVP at Finals MVP na si Dirk Nowitzki dito sa Pilipinas para sa FIBA World Cup draw, at marami sa mga Filipino basketball fans ang nasiyahan noong makita nila ang NBA basketball player legend. Ngayon, hindi maiwasan na matanong ang 7-foot big man na naglalaro noon sa forward at center position para sa Dallas Mavericks na si Dirk Nowitzki kung ano pa ang dapat gawin ni Kay Soto para magawa niyang makapaglaro sa NBA at makasabay sa intensity ng laro doon. Una na nga ay yung height at mobility na meron na si Kay Soto, at ayon dito sa naging isa sa pinakamagaling na 7-footer ng NBA na si Dirk Nowitzki, ay kailangan na i-improve ng husto ni Kay Soto ang kanyang skills para magamit niya ng husto ang kanyang height sa offense at defense. Hindi kalakihan ang katawan ni Dirk, pero ang shooting niya kasabay ng paggamit niya sa kanyang height ang isa sa nagpasikat sa kanya. 7-footer ka na tapos meron ka pang 1-foot fadeaway na style ng opensa, kaya mahirap talagang depensahan si Dirk Nowitzki noon, dahil ang 7-footer na may magandang fadeaway move ay mahirap masupalpal dahil sobrang layo na ang agwat ni Dirk sa kanyang defender kapag ginagamit niya ang kanyang 1-foot fadeaway, at ang maganda dito ay mataas ang accuracy ng kanyang tira. Ayon rin kay Dirk Nowitzki ay kailangan ni Kay na palakasin ang kanyang katawan. Marami sa mga NBA players ang merong manipis na body frame, pero nagagawa nilang maka-absorb ng body contact kagaya na lamang ni Pokoszewski ng Thunder, at kailangan na masanay rin si Kay sa banggaan at magawa niyang masabayan ang mga players na talagang physical ang laro sa loob ng paint kahit na ganun pa ang kanyang body frame. Pwedeng daanin niya sa magandang diskarte o technique, o kung hindi naman kaya ay sasanayan. Makakasabay si Kay sa physical na players ang laro kapag palagi itong napapalaban sa kanila, at kapag nasanay na siya o naging pangkaraniwan na lang ang ganitong match para dito kay Kay Soto. Ayon pa dito kay Dirk Nowitzki ay kailangan na trabahuin ni Kay ng gusto ang kanyang handles maging ang kanyang tira para makasabay ito sa NBA level. Ang huling nabanggit ni Dirk Nowitzki ay yung makahanap si Kay ng best coach na talagang magbibigay sa kanya ng gabay kasabay ng hard work, at ito ang surefire o sigurado para kay Dirk. Kung titignan talaga natin ay meron ng physical tools si Kay kagaya ng kanyang NBA size at magandang mobility para sa transition offense at defense. Idagdag pa natin na ayos ang depensa ni Kay sa shaded area, pero kailangan pa rin ni Kay ng isang solid skill na talagang magmamarka sa mga NBA scouts na magagamit niya sa NBA maliban sa kanyang depensa sa shaded area. Talagang inuulit rin ni Dirk ang pagkakaroon ng tamang coach para magturo dito kay Kay kasabay ng hard work para makapasok ito sa NBA. Alam ni Dirk Nowitzki na NBA size si Kay Soto at may magandang mobility, may tira sa mid-range at 3-point area, pero kailangan ni Kay Soto na maging mas accurate pa dito, at kailangan rin ng improvement sa low post offense ni Kay dahil magiging unstoppable o mahirap mapigilan ang isang Kay Soto kapag nagkaroon ito ng magandang low post game sa opensa. Sa depensa naman, sa loob ng paint ay ayos na ayos itong si Kay Soto, at kaya niyang sabayan ang kahit na sinumang player na aatake sa basket. Skills ang talagang tinutukoy ni Dirk na kailangan ni Kay para magamit niya ng husto ang kanyang height, at kapag merong skills si Kay na mas mag-utilize pa ng kanyang height, ay tapos na ang usapan at pwedeng-pwede na si Kay sa NBA. May mga offense at defense skills si Kay, pero kailangan niya ng isang solid na move na kung saan mapupuntahan niya o magagamit niya sa mga minuto na kailangan nila ng puntos, kagaya na lamang ng post move, o kung hindi naman kaya ay accurate na tira sa mid-range o 3-point area. Kung magawa pa ni Kay na maging mas accurate at bihira magmintis sa mid-range at 3-point area sa height niya na lampas 7'2", ay makakapaglaro talaga ito sa NBA.